Ingat ka palagi. Hello friends. Welcome to my YouTube channel where we share God's word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Hi guys. Magandang buhay sa inyong lahat. Our verse for today is from Psalm 16, verse 1. Let us read. Preserve me, O God, for in you I take refuge. Dito ang matapat na mga tao ng Panginoon ay nagsisiawit bilang nagtitiwala sa Panginoon at laging umaasa sa kanyang pagkalinga. Kahit nasabi ng Psalmist, preserve me, O Lord, panatilihin, means yung pag-ingatan ng Panginoon. Kaya maliwanag ang salmong ito na nagpapahayag ng kanyang pagtitiwala sa Diyos na siyang mag-iingat sa kanila. Bagamat mahirap itong sabihin sa panahon ng krisis o kaguluhang kinakaharap nila, ngunit anong sinabi ng salmo? For in you I take refuge. Ang Panginoon lamang o tanging maaaring asahan upang sila ay maingatan at maaari nilang makanlungan sa kanilang buhay. Anong kasunod ng talata na isa na sinabi doon sa talata dalawa naman? Sabi doon, I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. So makita natin doon yung sinasabi ng sumulat, anong magiging kabutihan ng tao kung hiwalay siya sa Diyos? Have no good apart from you. Tiyak, miserable. Kaya para sa Samis, ganito ang laman ng puso ng kanyang awitin. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako ay nanganganlong. Ikaw, kanino mo pinagtitiwala ang kaligtasan mo? Kanino ka manganganlong? Ano ang dapat mong taglayin para mapagtagumpayan mo ang hamon ng buhay o ng krisis na ito? Siyempre, magtiwala ka na nakadepende sa Panginoon. Na ipaglalabang Kanya, ang kailangan mo lang ay manatili sa Kanya. Yung ating safety na taingatan ng Panginoon. Hindi yung mapuno ka ng pagdududa sa halip na nandoon ang pagdepende mo sa Kanya. Kaya manganlong ka sa Panginoon. Gawin mo siyang muog at tanggulan ng buhay mo. Gawin mo siyang pagtiwalaan. At ang kanyang salita lamang ang iyong panghawakan. Katulad ng binanggit ng Psalms 119 verse 114. Sabi doon, you are my hiding place and my shield. I hope in your word. Alam mo, pang buong mundong krisis ang ating kinakaharap. Ngunit kung mapanghawakan mo ang kanyang mga salita, ay higit sa lahat upang matutunan mong dumepende sa Diyos na may buong pagtitiwala. Na siya ang iyong pag-asa na ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin upang ang Panginoon ang gawin nating kanlungan at maasahan natin sa ating buhay. Na siyang mag-iingat sa atin to keep you safe. At anong dapat taglayin ang bawat nagtitiwala sa Kanya? Na dapat ay ito yung taglayin natin. Sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 11, ganito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ganyan mo taglayin ang proteksyon o battle gear upang makapanatili ka sa Diyos. Nasambitin mo rin ang Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan niya, ikaw'y makapanatili. Ito'y dahil sa ginawa niya doon sa krus. At ito ang iyong hihayag, ang kanyang mga gawa. Ang kanyang kamatayan at ang dugong tumigis o nabubo, dumanak, na siya nga nag-aalis ng kasalanan ng taong sumampalatay at nagsisi upang hindi siya mapahamak. Gusto mo bang ingatan ka ng Panginoon? Lumapit ka sa Kanya. Isuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Anumang kasalanan, anumang hindi pagtitiwala, anumang pagdududa sa Diyos, ilapit mo sa Kanya. Simulan mo magtiwala at umasang dumidepende sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay manganlong ka sa Panginoon sa tuwina.
hindi magkaroon ng ibang dinodyo sa iyong buhay. At masabi mo sa tuwina o sitwasyong dinadaanan mo ngayon, ikaw ang aking Panginoon to keep me safe. Sa oras na ito, tayo manalangin sa Panginoon. Dakila naming Diyos, salamat sa talatang ito. Salamat sa iyong salita. Salamat po Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa amin. Panatilihin mo kami sa iyo Panginoon upang hindi kami mapahamak. Turuan mo rin kami, O Diyos, yung buhay namin na manganlong sa iyo. Hindi sa anumang bagay sa mundong ito na magdadala sa amin sa kapahamakan. Tulungan mo kami, O Diyos, yung buhay namin, Panginoon, ay mas lalo pa naming makilala kung sino ka na Panginoon na tagapagligtas. Panginoon na nandiyan na laging tumutulong upang kami ay ingatan, samahan, at pangalagaan. Salamat, O Diyos, sapagkat merong katulad mo, Panginoon, na maaari naming kanlungan sa aming mga buhay. Buhay na alam namin na kung kami ay nakadepende at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, tiyak at sigurado at meron kaming maaasahan sapagkat sa iyong mga kamay ay tunay na kahangahangang gawa ay iyong pinakita sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Na siyang sa amin, ipatuloy naming panghawakan sa buhay namin. Tulungan mo kami, O Diyos, na kung may mga pagkakataon sa buhay namin na hindi namin mapanghawakan ang iyong mga salita. May mga pagkakataon na sa halip na sa iyo kami manganlong, sa iyo namin iasa ang aming buhay, isa iba namin na ibibigay at mas pinagtitiwala ang mga ito. Tulungan mo kami, O Diyos, sapagkat alam namin na ikay Panginoon natutulong sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, maging sa aming kalagayan ngayon sa krisis na kinakaharap namin, Panginoon. Maging sa bawat pagsubok ng aming pamilya. Maging, O Diyos, sa kalagayan, Panginoon, na naranasan namin, Panginoon, sa aming katauhan, sa aming pag-iisip, sa aming puso, sa aming mga ginagawa, Panginoon, na itaglay namin, Panginoon, na laging dumepende sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang maaari, Panginoon, na tumulong sa amin, Panginoon, hindi lamang sa buhay na ito, kundi, Panginoon, sa buhay na pangwalang hanggan. Kaya salamat po, Panginoon, salamat sa iyong mga salita at pagpapala na ito'y may bahagi at mapakinggan ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na laging lumapit sa iyo at laging manganlong sa iyong tanging pangalan. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng ito. Patuloy namin binabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan mo, Ama, ang iyong anak na si Jesucristo at sa tulong ng Espiritu Santo na sumaamin nawang lahat. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Salamat po sa lahat at sa talatang ito, ating verse of the day na naway magamit natin sa araw-araw sa pagharap sa hamon ng buhay. Muli po, ito si Pastor Ariel Nicolas nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon. God bless you. Bye-bye. Ingat po kayong lahat dyan.